Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, tatalakayin ko sa inyo ang mali ng pagtuturo ng mga Kristiyano. Mula sa Biblia, mali. Eh, dyan nga umalis ako dahil alam ko ang tama at ano ang mali. Yung nalaman kong mali, umalis na ako. Una, yung katuruan ng Biblia ay salita ng Diyos. Ang daming mga kabastusan, mga injustisya, contradiction, nandiyan sa Biblia ang dami. Sino makakarinig nito na hindi sangayon sa akin, sige, mag-usap tayo live. Dito naman ang karaniwan, itong si Jesucristo daw Savior. Kayo wala kayong Savior eh. Kami mayroon kaming Savior. So tinanong ko, may tinanong ako, ang rapist ba? Namatay siya nga rapist? Same pa rin siya? Oo. Basta naniwala lang siya kay Jesucristo. Eh, rapist nga eh. Pero naniwala sa kay Kristo. Eh, same daw. Magnanakaw, kurap, namatay na, kurap, namatay nga magnanakaw. Oh, namatay siya na nagbibinta ng siya po. Yun na ang hanap buhay niya. So, basta naniwala lang kay Jesucristo. Same. Yun ba, mga kapatid? Yun ba ang sabi ni Jesucristo? Makamtan ninyo ang buhay na walang hangganan, makamtan ninyo ang paraiso, sasabi ni Jesus na gano'n? Sabi pa nga ni Pablo eh, we are not under the law, but we are under of grace. Huh? Mayroon ka lang pananampalataya, paniniwala kay Kristo, salba ka na. Ang iba nga, walang, kahit hindi ka na gagawa. Okay. Basta maniwala ka lang kay Jesucristo, saved ka na. Yun ba? Dahil wala daw ibang Savior eh. Yan sabi na si Jesucristo. Savior. Basta may paniniwala lang kami kay Jesucristo nga Savior, saved na rin kami. Dagdagan pa nila, pag maniwala ka nga si Jesucristo isang Diyos, saved ka na. Yan ba ang turo ni Jesucristo? Huh? Or yun ang turo ni Pablo. Titingnan nga natin ang Biblia, mga kapatid. Tingnan natin ang Biblia. Yun ba ang sinabi ni Jesucristo? Dito sa Biblia, basahin natin sa Mateo 19, versikulo 15 hanggang 17. Okay? And he laid his hands on them and departed thence. And behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? That I may have heaven? That I may have paradise? Because eternal life, meaning to have paradise or will be in heaven, di ba ba? Pag sinasabi mo buhay na walang hangganan, ibig sabihin paraiso ka na. Anong gagawin ko, Master, Good Master? Maparaiso ako, makamtan ko ang buhay na walang hangganan. Ano ang gagawin ko? Anong sagot ni Jesucristo sa 17? And he said unto him, sumagot si Jesucristo sa kanya, Why callest me thou good? Bakit tinawag mo ako na good? Huh? Mabuti. Bakit tinawag mo ako mabuti? There is none good but one. Walang ibang mabuti kundi ang isa lamang. That is God, sabi niya. Eh kung siya ay God, sinabi na niya, you are correct because I am God. Ha, di ba? You are correct. Why you know that? Ha? Pero si Jesucristo, bakit tinawag mo ako ng mabuti? Mayroon lamang isang mabuti. Yun ang Diyos. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Oh, paano pala makamtan ang paraiso? Paano pala makamtan ang buhay na walang hangganan? Hindi pala sa pangalan na Savior eh. Hindi sinabi ni Jesucristo, save ka na, you believe on me, you are saved. Hindi yung sinabi ni Jesucristo eh. Ang sinasabi ni Jesucristo, keep the commandments. Mabasa din yan sa Marcos 10, versikulo 17 hanggang 23. Sinabi din. Yun din ang sinabi ni Jesucristo sa taong lumapit sa kanya. Ano pa, dagdag sa Lucas din. Lucas 18 hanggang 25, yun din ang sinasabi ni Jesucristo eh. Ha? Dito, dagdagan natin. Dito sa Lucas 18, 21. Okay?
Dagdagan natin. A certain ruler asked him, saying, "Good master, what shall I do that to inherit eternal life?" Para makamtan ko ang buhay na walang hangganan. Huh? Good master. Then Jesus said unto him, "Why you call me good? None is good, save one, that is God. Thou knowest the commandments." Alam mo ba ang batas? Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor your father and thy mother. And he said, "All this." Lahat ito. Ang tao sumagot, "Lahat ito. All this I have kept from my youth. Until now." Now, when Jesus heard these things, yung narinig ni Jesucristo na ang bata at itong patang tao na ito ay sumunod pala sa batas, sabi ni Jesucristo, "Now, when Jesus heard these things, he said unto him, 'Ye lackest thou one thing.'" May nakulang pa sa'yo. May nakulang pa sa'yo. Ang iba naman, "If thou wilt be perfect," sa ibang translation, "If thou wilt be perfect," kung gusto kang ma-perfecto. Dito naman, mayroong kapag nakulang. Sabi ni Jesucristo, "Sell all thou hast and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me." Ibig para sabihin, makamtan mo ang buhay na walang hangganan kung susunod ka sa batas ng Diyos. Hindi pala dahil sa pangalan ni Jesucristo, ligtas ka na, save ka na. We have the Savior. Kahit kami ay rapist, mamatay kami nga rapist, save na kami. Save na kami. Ang iba naman, basta maniwala ka kay Jesucristo nga Diyos, save. Eh, hindi na sinabi ni Jesucristo. Ang nagtanong ay isang tao, na paano kumakamtan ang buhay na walang hangganan? Hindi niya sinasabi, "You believe I am God. You believe the Trinity." Hindi. Makamtan na ang buhay na walang hangganan, "You believe the Trinity. I am the second person of the Trinity." Hindi. "You just believe me, you are saved. You, by my blood, you are saved." Hindi yan ang sinabi ni Kristo. "Nga sa aking dugo, maligtas ka ikaw. Tawagin mo akong Diyos, maligtas ikaw. May niwala ka sa akin, second person ako ng Trinity, maligtas ikaw." Hindi yan ang sinagot ni Jesucristo. Sabi niya nga, if gusto mo makamtan ang buhay na walang hangganan, keep the commandments. Yan din ang sa Islam, mga kapatid. Maniniwala kami, makapunta kami sa paraiso kung susunod kami sa batas ng Diyos na binigay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung si Pablo, sabihin mo sa dugo ni Kristo, "Savior, Savior," kahit pa ilang million na tawag mo kay Kristo, "You are Jesus Christ, you are the Savior, Savior," even million times, hindi yan pakinggan ni Kristo. Even how many times you worship Jesus Christ, hindi yan pakinggan ni Kristo. Dahil ang pagpunta sa langit, makamtan mo ang buhay ng walang hangganan, ayaw ni Kristo, "I keep the commandments, keep the commandments." At yung sabi ng young man, "All this thing I have kept," sabi ni Jesucristo, "May kulang pa sa iyo. Sell that thou hast and give it to the poor. Come and follow me." Yan mga kaibigan. Ang tunay ng naturo ni Jesucristo, hindi yung nandyan sa plaza, nandyan sa sa mga pastor niyo, sa simbahan niyo, "The blood of Jesus Christ, you are saved. To worship Jesus Christ as God, you are saved." Kasinungalingan yan. Hindi yan sinabi ni Jesucristo, "Makamtan niyo ang buhay na walang hangganan, samba kayo sa akin bilang Diyos, maniwala kayo na ako Diyos, o sa aking dugo, siksipin niyo, inumin niyo akong dugo, ligtas na kayo." Hindi po. Yan ang tinuturo ni Jesucristo. Ang tinuturo ni Jesucristo na sundin ang batas. Sa kanyang batas, batas ng Diyos. Sabi niya, "Huwag mo akong tawag. Bakit tinawag mo ako ng good?" Kung siya ay talagang Diyos, sabi niya, "You are correct." Pero si Jesucristo, sabi niya, "Why are calling me good? There is none good. But that is God." So maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood. Inshallah, please share. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.